سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa gabing ito inshallah ta'ala, hinihiling natin ang taufik mula sa Allah subhanahu wa ta'ala na pagkalooban tayo ng pangunawa, na pagkalooban tayo ng kakayahan na maisabuhin natin, magawa natin kung ano man ang natutunan nating mabuti mula sa salita ng Allah at ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilang pagpapatuloy sa ating mga paksa sa pagpapaliwanag ng ilang mga sura mula sa maluwalhating Quran, atin namang tatalakayin sa ngayon ang sura Al-A'la. Sura Al-A'la o ang kataas-taasan. Sinong tinutukoy dito mga kapatid? Ang Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Luwalhatiin ang pangalan ng iyong Panginoon, ang kataas-taasan. Inutusan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na luwalhatiin natin siya. Subhanallah. Pag sinabi mong subhanallah, niluluwalhati mo ang Allah. Inilalayo mo ang Allah sa anumang kakulangan, anumang kapintasan, anumang hindi maganda. So, binibigyan mo ang Allah subhanahu wa ta'ala ng lahat ng kumpletong katangian, ganap na katangian, napakainam na mga katangian. Inilalayo mo siya sa anumang hindi angkop sa kanya, hindi bagay sa kanya. So, inuutusan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na palagyan natin siyang luwalhatiin, nabanggitin natin ang kanyang magagandang mga pangalan. Kalakip ng pag-alala natin sa kanya, ang pagbanggit natin ng kanyang magagandang pangalan. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Dito, binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pagbibigay ng panahon na alalahanin siya sa pamamagitan ng kanyang mga pangalan. Gayun din, alalahanin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga gawa. Na ang ilan dito sa kanyang mga gawa, alladhi khalaqa fasawwa, na kung saan siya ay lumikha ng lahat ng bagay at nagbigay ng kaayusan. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya yung lumikha ng lahat ng bagay. Lahat ng nakikita mo at saka hindi mo nakikita, sinong lumikha? Ang Allah subhanahu wa ta'ala. Nilikha niya ang lahat ng bagay at itinakda niya kung ano ang mainam sa bawat isa, kung ano ang angkop sa bawat isa. At ang pinaka-the best na creation ng Allah subhanahu wa ta'ala, sino? Yung tao. Laqad khalaqna al-insana fi ahsan taqwim. So, ang tao, pinaka-the best na creation ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nananaig siya sa napakaraming nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Napakaganda ng pagkalikha. Pansinin mo na lang.
Wa fi anfusikum afala tubsirun. Sa inyo mga sarili, hindi nyo ba nakikita? Tingnan mo ang sarili mo kung paano ka nilikha ng Allah, paano ka hinubog ng Allah, paano ka inayos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa napaka-inam na pagkalikha, napakagandang katayuan. Subhanallah, alhamdulillah. Magpasalamat tayo sa Allah, nilikha niya tayo bilang tao. Palagin nating dinadalit, inuulit-ulit na magpasalamat tayo sa Allah at nilikha niya tayo bilang tao. At alhamdulillah, magpasalamat tayo sa Allah. Pinili tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na kabilang sa mga Muslim, kabilang sa mga mananampalataya. At lahat ng mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, napakaganda. Wala kang makikita negative sa mga creation ng Allah. Tingnan mo sa kalangitan. Wala kang makikita negative sa kalangitan. Ang kabundukan, wala kang makikita negative sa nilikha ng Allah. Sa karagatan, sa kalupaan, pati sa mga hayop, ang gaganda ng mga nilikha ng Allah. Pati sa mga nasa ilalim ng karagatan, ang mga halaman, napakaganda. Lumabas ka, pagmasdan mo, pansinin mo, ang creation ng Allah, napakaganda. At bawat isa na binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng angkop sa kanya. Allahu Akbar. Walladhi qaddara fahada. At nagtakda ng kahinatnan ng bawat isa at nagbigay ng patnubay. Ang Allah subhanahu wa ta'ala nagtakda ng bawat isa ng kanyang kalagayan. Kung ano ang dapat, angkop sa kanya, itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala. Walang labis, walang kulang. Binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang bawat isa ng angkop sa kanya, sangayon sa kung ano makakabuti sa kanya, habang siya ay nabubuhay sa ibabaw ng mundo. Yan ay makikita natin sa pang-araw-araw natin, mga kapatid. Pati sa mga napakaliit na nilalang ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa mga malalaking nilalang ng Allah subhanahu wa ta'ala, lahat ay binigyan niya ng pagtatakda sa kung anuman ang angkop sa kanila, mainang para sa kanila. Gayun din, mga kapatid, ginabayan, pinatnubayan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bawat creation may patnubay mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pinatnubayan niya sa kung ano ang dapat at kung ano ang angkop para sa kanya. Kung paano siya mamuhay, binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang bawat isa ng pamamaraan ng kanyang pamumuhay, kung saan siya mananahanan. Binigyan ng Allah kung anong dapat niyang pagkain, ano ang kanyang inumin. So lahat yan binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At binigyan ng Allah ng patnubay kung paano niya panatilihin ang kanyang buhay, paano niya proteksyonan ang kanyang sarili at manatili na mamuhay ng maayos. So lahat niyan ibinigay ng Allah, pinagkaluban ng Allah. Kaya nung si Fir'aun ay nagtanong kay Musa alayhis salam, "Faman rabbukuma ya Musa?" Qala rabbuna alladhi a'ta kulli shay'in khalqahu thumma hada. Ang aming Panginoon ay ang nagbigay ng bawat isa o lumikha ng bawat isa at pinatnubayan niya ang kanyang nilikha. Allahu Akbar. Subhanallah, napakainam ng creation ng Allah. Walladhi akhrajal mar'a, at nagpatubo ng mga damuhan at pastulan. Okay, mashallah. Nakikita niyo, mga kapatid, kung paano pinapatubo ng Allah ang mga damo na kung saan doon tayo namamastol. Doon tayo nagpapakain ng ating mga alaga. At tayo rin, mashallah, nakikita natin kung paano nilalabas ng Allah mga pananim na tayo ay nakikikain din. Ang mga hayop nakikikain sa mga lumalabas mula sa lupa. Tayo rin nakikikain mula sa lumabas sa lupa. At bawat isa binigyan ng Allah kung anong dapat niyang kainin. Allahu Akbar. Bawat isa binigyan ng Allah ng kung ano ang kanyang dapat kainin. Faja'alahu ghuthaan ahwa. So pagkatapos nito, ng mga pananim na ito, na green ang kanyang color, napakagandang tingnan. Pagdating ng panahon, ito ay malalanta. Ito ay matutuyo. Ito ay mabubulok hanggang sa mangingitim, hanggang sa mawawala na. At ganyan din ang buhay natin, kapatid, sa pananampalatayang Islam. Nagsimula tayo na bata, then nadadagdagan ang ating mga gulang.
tumataas hanggang sa tumatanda na tayo, hanggang sa nanghihina na tayo. Mula sa kahinaan, binigyan ng lakas. Mula sa lakas, binigyan ng kahinaan. Hanggang sa tuluyan ng nawala. Ganyan din ang buhay natin. Sa Nukriw Kabalatan sa ipabasa namin sa iyo, O Muhammad, ang Quran upang hindi mo malimutan. So, binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala yung mga biyaya niya kanina. Ito yung mga hayagang mga biyaya ng Allah na pinakita niya. Ito yung makamundong mga biyaya ng Allah. Ano naman kaya ang biyaya niya na panrelihiyon? Ito yung pagkakaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala ng maluwalhating Quran. Yan ay gift mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. At natyempo pa sa umma ng Rasul sallallahu alaihi wasallam kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung saan bumaba ang salita ng Allah, ang Quran, ang kumpletong salita ng Allah na walang dagdag, walang bawas, walang anumang pag-ihinala o pagdududa sa nilalaman nito sapagkat ito'y nanggaling sa pinakamaalam, punong-puno ng karunungan ang Allah subhanahu wa ta'ala. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa panahon na bumaba ang maluwalhating Quran, nagmamadali siya na ito ay minemorize. Subalit, sabi ng Allah, huwag kang magmadali. Huwag kang magmadali sapagkat kami ang mag-iipon nito at ibibigay na lang ipagkakaloob sa iyo. Pagkatapos na bigkasin sa iyo ni Jibril alayhis salam, ipagkakaloob na sa iyo ni Jibril alayhis salam ang salita na Allah subhanahu wa ta'ala na kung kaya hindi mo malilimutan. So ang Quran, sa time pa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ay na-preserve na. Bakit? Sinong nangalaga? Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun. Kami ang nagpababa ng Quran at kami rin ang mamalaga ng Quran. Illa ma sha Allah. Maliban na lamang kung pahihintulutan ng Allah na ang ilan ay malilimutan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. O di kaya ito ay bawawalan na ng bisa o di kaya ito ay hindi na mag-i-exist sa kapahintulutan ng Allah. Innahu ya'lamu jahra wa ma yakhfa. Kung anong binigay ng Allah, siya ang higit na nakakaalam sa kung anong kanyang binigay. Kung ano ang inalis ng Allah, siya rin ang nakakaalam kung bakit niya inalis ang bagay na ito. Siya ang nakakaalam kung anong wisdom, kung bakit niya alisin ang ilan at panatilihin ang ilan sa kanyang mga salita. Wanu yassiruka lil yusra, at gagawin namin na magan sa iyo Muhammad ang reliyong Islam. According dito sa translation, na kung saan gagawin ang Islam na magaan para sa atin. At bilang pangkalahatan, gagawin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng kabutihan para sa mga nagsisikap na isagawa, isabuhay ang kabutihan. Pagagaanin sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pag ninais mong kabutihan, pinagsikapan mong kabutihan, pagagaanin sa iyo ng Allah. Hindi ka pahihirapan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At dito sa Islam, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, hindi ginawa ng Allah ang bagay na magpapahirap sa mga tao. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Hindi bibigyan ng Allah ng pasanin ang ano sinuman na higit sa kanyang kakayahan. So lahat ng binibigay ng Allah sa atin ay within sa ating kapasidad. Within sa ating kapasidad, hindi ito lalampas. Fadhakkir in nafa'atid dhikra. Kaya paalalahanan mo ang mga tao kung ang pagpapaalala ay magbibigay ng kapakinabangan. Inatasan ng Allah subhanahu wa ta'ala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magpaalala. Inna fa'atid dhikra, kung ang pagpapaalala ay makapagbibigay ng kapakinabangan. So ang ating mga ulama, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang ilan ay nagsabi ng ganito, na kung saan ang meaning daw ng ayat ay kung ang pagpapaalala ay makapagbibigay ng kabuluhan ng kapakinabangan, continue ang pagpapaalala. At kapag hindi ito nagbigay ng kabuluhan, huwag mo na ipagpatuloy ang pagpapaalala. Sa ibang ulama naman nagsabi, magbigay man ito ng kabuluhan,
o kapakinabangan sa kanila o hindi, patuloy ka pa rin magpaalala ang Allah na magbubukas ng kanilang mga puso. Ang Allah na magbubukas ng kanilang mga puso. So magpaalala ka, maging ang pagpapaalala ay magbibigay ng kabuluhan sa kanila. Sila'y makikinabang o hindi sila makikinabang, magpapaalala ka pa rin. At yan ang nararapat, mga kapatid, sa mananampalatayang Islam, ang sa atin ay pagpapaalala lang. Wa ma'alayka illa al-balag. Ang kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at mga tagasunod ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sa atin na ay magpaalala. So huwag kang tumahimik, huwag kang manatili lang. So makikita mo na yung makikita mo, pinapabayaan mo na, hayagan na naggumagawa ng kasalanan sa harapan mo. So pinapabayaan mo na lang sila. No, mga kapatid, sa pananampalatay Islam, hindi natin sila nararapat na pabayaan. Ang Muslim, sa kapatid niya Muslim, ay protector niya, tagapangalaga niya. So kung makikita mo yung kapatid mo na nasa kamalian, huwag mo siyang pabayaan. Ituwid mo siya. Paalalahanan mo siya sa mabuting pamamaraan. Sa mabuting pamamaraan. Sayadzakkaru may yakhsha. Sapagkat sa pagpapaalala, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang mga tao ay dalawang klase. May mga tao na kung saan, pag nagpaalala ka, nakakaalala sila. Nakakaunawa sila. Ina-absorb nila ang kaalaman na iyong binahagi. Ina-absorb nila ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pag dumating sa kanila ang salita ng Allah, لَمْ يَخِرُّ عَلَيْهَا سُمَّ وَعُمْيَانَ. Kapag dumating sa kanila ang salita ng Allah, ang hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi sila magbingi-bingihan, hindi rin sila magbulag-bulagan. So ganun dapat ang isang mananampalataya. Ganun dapat ang may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan pag dumating ang patnubay mula sa Allah, sila ay nakikinabang sa patnubay ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sa kabilang dako naman, may mga tao rin na kapag nagpaalala ka, ang pagpapaalala mo sa kanila ay hindi sila nakikinabang. Hindi sila tinatablan. Kahit anong pagpaalala mo sa kanila, remind and remind na hindi dapat yan. Ito ang tama, mali yan. Wala pa rin bunga ang pagpapaalala mo sa kanila. Hindi pa rin nila maunawaan ang katotohanan. Tulad na lang ng mga non-believers. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sawa'un alayhim ma'andaratahum am lam tundiruhum la yu'minun. Paalalahanan mo sila, ang mga hindi mananampalataya sa hindi mo sila paalalahanan, the same lang. Bakit? The same lang. Ang mga mananampalataya, yung mga tao na kung saan ang kanilang mga puso ay napakalayo na sa katotohanan, ayaw na tumanggap ng katotohanan, sinasadya nila, ayaw nilang pag-aralan ng katotohanan, tinatakwil lang, hindi sila gagabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bagkus, anong gagawin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila? Sawaun alayhim mandartahum amlam tundiruhum la yu'minun. Khatam Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa wa lahum adhabun adhim. Bakit? Ano nangyari, mga kapatid? Khatam Allahu ala qulubihim. Sarado na ang kanilang mga puso. Sarado na kahit anong pagganda ng pagpapaliwanag mo, sarado ang kanilang puso. Ayaw nilang tanggapin ang katotohanan. Ayaw nilang umunawa. Bakit? Sinara na ng Allah. Sila mismo kasi ang nag-cos na sarhan ng Allah ang kanilang mga puso. Ayaw nila. Na kung kaya sinarhan ng Allah ang kanilang mga puso, na hindi na sila makakarinig ng katotohanan, hindi nila maririnig ang katotohanan para unawain.
o naririnig nila pero hindi nila maunawaan. Kahit positive ang pagbibigay mo sa kanila, negative pa rin ang pagtanggap nila. Hindi nila maunawaan. Hindi nila naririnig ang katotohanan na hindi rin nila nakikita ang katotohanan. Yes, meron silang mga mata. Dalawang mata. Napakalinaw pa ng mata. Subalit, hindi nila nakikita ang katotohanan. Hindi nila nasisilayan ang katotohanan. Ang liwanag ng katotohanan ay tinakpan sa kanila. Bakit? Sila mismo ayaw nilang tingnan ng katotohanan. Tulad na lang ng mga tao na kung saan, halimbawa, nakita nila ang babaeng nag-hijab, pinagtatawanan nila. Bakit ka nagtatalokbong? Makakalbo ka na niya, nasa loob ka lang ng bahay, nagtatalokbong ka pa, nasa silong ka o nasa lilim ka. Hindi ka naman tinatamaan ng araw, bakit ka nagtatalokbong? Sobrang init yan. So pinagtatawanan nila ang mga nagtatalokbong. Lalo na yung mga nakanikab pa, sabi niya, andyan naman ang mga ninja. Allahu Akbar, pinagtatawanan nila. Reliyon ng Allah subhanahu wa ta'ala, pinagtatawanan. Ang masakit, sa mga hindi mananampalataya, expected na natin na negative ang tingin nila. Pero ang masakit, kung ito ay maririnig mo mula sa mga anak ng Muslim na pagtatawanan nila ang babaeng reliyosa, ang babaeng nagsisikaw na ituwid ang kanyang sarili, ang babae na nililinis niya ang kanyang damal, nililinis niya, dinadalisay niya ang kanyang puri. Yun ang masakit na maririnig mo sa kapatid mong Muslim ang pang-insulto sa kanyang sariling pananampalataya. Pag nakita nila ang may balbas, ayan na naman ah. Ha? Itinutulad sa hayo ang kapatid. Allahu Akbar. Oo, kung hindi ka, ayaw mo na sumunod. Huwag ka naman dagdag pa mo ng insulto kasama ng mga kufar. Ang mga kufar, expected na natin. At tingnan niyo mga kufar, halimbawa na lang ng mga well-known na sumasamba kay Kristo. No? Pag nakita nila ang Muslim na may balbas, ayan ang kambing, sabi nila. Samantala, pag nakita mo ang kanyang kalagayan, anong ginagawa niya? Sumasamba siya sa merong balbas. Pinagtatawanan nilang nakatalokbong, pero anong ginagawa nang nagtatawa na yan? Sumasamba sa nakatalokbong. Subhanallah. Asan na yung mata nila? May mata sila. Meron silang pandinig, pero hindi na nila nakikita ang katotohanan. Bakit? Sinarhan ng Allah ang kanilang mga puso na hindi na makaunawa, ang kanilang mga pandinig na hindi na makarinig, at ang kanilang mga mata na hindi na makakita ng katotohanan. So, anong kalagayan ng mga non-believers na yan? Saan sila malalagay? Ano ang kahinatnan nila? Anong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Alladhi yasla an-nar al-kubra. Saan sila ilalagay? Namahulog sa nag-aalimpuyong apoy. Papasok sila? Papasok sila? Saan? Sa apoy. Anong klaseng apoy? Anong klaseng apoy? Apoy lang ba? Ordinaryong apoy? No. Hindi ordinaryong apoy ang kanilang papasukan. Bagkus, yaslan nar al-kubra. Bagkus, sila'y papasok saan? Sa nar al-kubra. Anong nar al-kubra, mga kapatid? Ang impyerno. Ang nar jahannam. Yun ang nar al-kubra. Kasi, yun ang dakilang apoy na kung saan napakainit, napakalaki. Na sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang yung nar ng dunya na meron sa atin ay juz'un min sabain, juz'an min nari akhirah. Na ang apoy natin dito sa dunya ay isa lamang mula sa 70 bahagi
isang bahagi lamang mula sa 70 bahagi na nandun pa sa impyerno. Allahu Akbar, isang bahagi pa lang yun, naririto sa dunya. At lahat na nang apoy dito sa dunya, isang bahagi pa lang yan. Ang napakainit na apoy ng dunya, isang bahagi pa lang yan. At natitira pa ang 69 pa ang natira sa kabilang buhay. Para saan yun? Pamparusan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga non-believers, sa mga pasaway sa Allah subhanahu wa ta'ala. At anong kalagayan nila dun sa nar? Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Dun sa nar, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, wala silang kamatayan at wala rin silang buhay. Walang kamatayan para sila ay makapagpahinga sa parusa ng Allah. At sasabihin nila, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, hihiling sila sa Allah subhanahu wa ta'ala ng tulong na sana matapos ng kanilang paghihirap. Sasabihin nila, Wanadu ya Malik liyakdi alayna rabbuk. O Malik, sino si Malik? Ah? Tagabantay na? Impyerno. Sasabihin niya, Malik liyakdi alayna rabbuk. Qala innakum makithun. Anong sasabihin ni Malik? Anong sagot ni Malik? Mananatili kayo sa impyerno. Diyan na kayo magpakailanman. Wala nang katapusan. Walang kamatayan. Walang kamatayan. Wala yahya. Wala rin buhay doon na maginhawa. Puro pahirap. Puro hamdi. Sakit. Kalungkutan. Iyak. Lahat na nandun na sa narijahannam. Nahihilingin na tao na kung saan sana matapos na. O so, O Malik, tapusin na kami. Wasakin na kami ng iyong Panginoon. Pero wala nang kamatayan. Ito lang ang buhay natin sa mundo na may kamatayan. Sa kabila, wala nang kamatayan. So mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, sikapin natin na magampanan natin ang mga pinag-utos ng Allah. Layuan natin ang mga pinagbabawal ng Allah. Sundin natin ang mga payo, tagubilin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin at ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sa ganyang pamamaraan, tayong tatagumpay at makakamtan natin ang magandang buhay sa kabila at ilayo tayo sa masamang kahinatnan sa kabilang buhay. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.